si DSWD Undersecretary Edu Punay. Yusek Edu, magandang hapon sa iyo. Magandang tanghali, Ninya. At welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Every Tuesday, makakasama po natin si Yusek Punay. Pero matanong lang kita, Yusek, kanina yung balita na yung smuggled rice na nasa bat ng customs. Kumusta na yung papamigay nyo dito sa mga bigas na ito? Tama yun, katulad ng nakita natin, Ninya, no? Pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-distribute nitong mga nasabat nga ng mga smuggled rice sa beneficiaries natin dito sa 4-piece program, at talagang malaking tulong ito sa ating mga beneficiaryo, lalo na kailangan na ating mga kababayan ngayon ang bigas. Itong mga kababayan natin lahat sa Zamboanga, no? Sino yung mga binigyan natin doon? Tama yung mamininya. Ang ating beneficiary sa ating 4-piece program or Pantawid Pamilyang Pilipino program na merong 4 million yan nationwide, Ninya, no? At dito sa kanila, sila nga ang magbe-benefit or mabibigyan ito mga nasabat na bigas. Okay, mapunta naman tayo sa bigas pa rin na usapan. Yung ayuda na bibigay nyo or binibigay nyo ngayon sa mga rice retailer, nasaan na po tayo at nabigyan na po ba natin na lahat? Yes, Ninya, tuloy-tuloy naman yung distribution natin itong ating assistance sa mga small rice retailers natin sa pamamagitan ng SLP or Sustainable Livelihood Program ng Departamento. Utos po yan ni Pangulong BBM na bigyan natin ng tulong yung ating mga maliliit na rice retailer na apektado dito sa price ceiling under Executive Order 39. So 7,000 po ang target natin dyan na beneficiaryo mula sa listahan ng DTI. At so far, the past 2 weeks, nag-distribute na tayo sa kalahati na, no, 4,000 na yung nabigyan natin ng 15,000 cash assistance each dito sa mga rice retailers natin. At tuloy-tuloy po ito hanggang katapusan ng buwan na ito. Ayan, buti, maaabot at least, no, hindi na mapapatagal pa. So, busy talaga ang DSWD. Matanong naman kita, syempre inaabangan to ng ating mga kababayan. Yung inyong food stamp program, Yusek, kumusta rin tayo dyan? Yung pinapamigay niyong food stamps? Yes, Ninya, tuloy-tuloy din yan. Yung food stamp program natin, meron tayong ongoing na pilot implementation. Ang beneficiaries natin ito, 3,000 muna na beneficiaries dito sa pilot implementation. This year, meron tayong 5 pilot sites, no, kasama yung NCR, Caraga, Isabela dito sa Garchitorena at ang NCR. So tuloy-tuloy yan, mamimigay tayo ng 3,000 na food assistance para sa ating beneficiaryo. At hopefully next year, pag nag-scale up na tayo, meron tayong target na 1 million na mga pamilyang Pilipino na ating bibigyan po nitong food stamp program natin. So meron silang card, no, sir, tapos worth 3,000 a month yung binibigay natin sa kanila. Tama yun, Ninya. Katuwang natin dito sa programang ito, ang World Food Program, pati na rin ng Asian Development Bank, nagbibigay tayo ng Electronic Benefit Transfer Card o yung EBT card. Yun yung ginagamit nilang pambayad dito sa mga binibili nila sa ating mga retailers. Kaya hindi po ito cash assistance talaga. Hindi po na magagamit sa ibang bagay yung ating assistance. Sa pagkain lang po talaga mabibili ng ating beneficiaryo. Bale, wala silang hinahawakang cash, no? Meron silang card.